Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Sa panalo ng Golden State Warriors kanina ay nagtala si Stephen Curry ng 30 points, ang kanyang pangatlong 30-point game ngayong season, at medyo konti na nga yan sa nakasanayan natin sa kanya. Ganun pa man ay malapit na niyang mahabol si Michael Jordan sa isang kategori, at yan nga ay ang pinakamadaming 30-point game sa edad na 35 years old o higit pa ng isang guard sa NBA history. Si Jordan ay mayroon 39 30-point games after turning the age of 35 years old, habang si Curry naman ay meron ng 37 games. Most likely ay mahihigitan na niya si Jordan ngayong season at inaasahan nga na magpapatuloy pa nga ito kahit sa mga susunod na taon dahil malayo pa nga sa laos si Curry. Inaasahan na magiging malaki ang kanyang agwat sa 6-time NBA champion Michael Jordan sa kategory na ito kapag tapos na siya sa NBA, kahit na nagkakaroon siya ng slight decline to start the season ngayon. From averaging 29 points and 26 points per game the last 2 seasons, ngayon nga ay bagsakit ng mga kaibigan sa 23 points per game. Ganunpaman, much needed win nga kanina ang nakuha ng Warriors laban sa Minnesota Timberwolves. Sila ay may record na ngayon na 14 wins and 9 losses. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Tyrese Haliburton. Noong 2023 FIBA World Cup at 2024 Paris Olympics ay dalawang player lamang ang na-retain sa lineup, at ito ay si Anthony Edwards at Tyrese Haliburton. Questionable nga yung pagkakapili kay Haliburton dahil obviously ay mas magaling nga ang tulad nila Kyrie Irving or even Damian Lillard kaysa sa kanya. Subalit pinili siya upang tulad lamang nila LeBron, Wade at Carmelo Anthony noon, pinili sila upang magkaroon ng experience upang pangunahan ng susunod na henerasyon sa susunod na Olympics. Ganun pa man, sa ngayon nga ay naglalaro si Haliburton na hindi pang top 5 American point guard sa NBA. May average lamang siya ngayong season na 17 points, 3 rebounds and 8 assists per game. Kung papangalanan mo ang top 5 American point guards ngayon ay easily nasa labas ito si Haliburton. Andiyan nga sina Curry, LaMelo Ball, Ja Morant, Jalen Bronson, Damian Lillard, Trae Young, Tyrese Maxey at Kyrie Irving kung i-consider mo siya bilang isang point guard. Pagbagsak nga ang trajectory ni Haliburton sa ngayon. Akala ng madami ay siya na ang combination ni Stephen Curry at Chris Paul matapos sa magkakasunod na 20 points and 15 plus assist games last season. Ganun ba man, madami nga siyang games ngayong season na tulad lamang kanina kung saan nagtala lang siya ng 8 points, 2 rebounds and 9 assists sa 37 minutes of playing time, habang si TJ McConnell na nanggaling sa bench ay nagtala ng 30 points and 6 assists in 26 minutes. Kung magpapatuloy nga siya ng ganito ay mukhang nagkamali ang Team USA ng napiling point guard nila bilang bigyan ng experience para maging handa sa 2028 LA Olympics. At posibleng ang matira lamang sa lineup mula sa 2024 team ay sila Anthony Edwards, Jason Tatum, Devin Booker, Bam Adebayo at Anthony Davis kung mananatili itong healthy at the age of 35 years old. Ano ba masasabi nyo sa performance si Tyrese Haliburton ngayon?